Tunghaya natin ang hinggaling ng bawat kalahok dito lang sa Italing Talong Mas Batenyong Pilipino. Ang edukasyon ay isang patuloy na proseso. Hindi ito pwedeng hadlangan ng anumang problema na dumating sa bawat isa. Taong 2020 nang tamaan ang ating bansa ng isang kagimbal-gimbal na pandemya na hindi inaasahan ng sambayan ng Pilipino. It came without warning and it spread like wildfire. Under quarantine. Natigil ang lahat ng sektor ng lipunan, kabilang ang edukasyon. Ngunit, ang ating mahal na sekretarya ng Kagawaran ng Edukasyon ay nag-isip ng mga paraan kung paano masusolusyonan ang dagok na ito. Learning must continue. Education must continue. Nagawa natin ito nung nagkaroon tayo ng sigalot sa Marawi. Kung may bagyo, may earthquake, pinapatuloy natin ang edukasyon. And ngayon, with COVID, sabi natin, ipagpatuloy pa rin natin ang edukasyon dahil the children cannot wait, education cannot wait. Dahil dito, nakagawa ng paraan ang pamunuan ng aming paaralan kung paano maipagpapatuloy ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral, lalong-lalo na yung mga estudyante na nasa liblib at malalayo ang bahay. Napagkasunduan naming mga guro na ihatid na lamang ang mga self-learning modules sa kaniga nilang mga barangay upang magsilbing daan para may pagpatuloy ang kanilang pagkatuto. Magandang araw po. Ako po si Divine Grace Oribal Rosales, estudyante ng mataas na paaralan ng Katayngan. Kasalukuyan pong nainirahan dito sa barangay Liptong Katayngan Masbati. Ito po ang pinakamalayo at liblib na barangay ng Katayngan. Nais po namin magpasalamat sa pamunuan ng Katayngan National High School at mga guro. Magandang paraan kung iisipin ng isang ordinaryong tao. Pero, naisip nyo ba ang mga hirap na pwedeng pagdaanan ng isang komunidad sa ganitong paraan? Ilagay natin sa malaking larawan ang bayan ng Katayngan, probinsya ng Masbate. Ang pambansang mataas na paaralan ng Katayngan ay may mga estudyante na nanggaling sa iba't ibang dako ng probinsya. Naisip nyo ba kung paano ihahatid ng mga guro ang mga modules sa lugar na ito? Paano nila dadalhin ang gabundok ng mga modules na ito? Paano nila ito ihahatid sa mga barangay na kung saan ang mga daanan ay tila kinalimutan na parte sila ng makabagong sibilisasyon? Sa kabila ng hirap ng sitwasyon sa pagtuturo ngayong new normal, kaming mga guro ay tila mga pastol na naghahanap ng mga nawawalang tupa. Mga batang hindi nagpaparamdam dahil sa kahirapan na makasabay sa kasalukuyang sistema. Gumagawa ng iba't ibang paraan kaming mga guro, maabot lamang ang aming mga mag-aaral. Kapag ang mga batang ito ay aming nasumpungan, kakaibang ligaya ang aming nararamdaman. Wala kaming ibang hangad kundi ang maihatid ang karunungan sa mga kabataan at akayin ang lahat patungo sa tamang daan ng walang naiiwan. Kami po ang mga guro ng pambansang mataas na paaralan ng Katayngan na tinaguriang mga tigahatid dunong.